Bulan, Sorsogon, 578 km from Manila. Binubuo ito ng bukid at bulubunduking lugar. Ang nasa aming bayan ay isang first class municipality ng Sorsogon. At dito nga natin pupuntahan ang isang Japanese tunnel na may sumisitsit mapaaraw man o gabi. Kaya ito ang ating alamin. Kahit umaga pa na. Mula nga dito sa ating tinuluyan sa Sorsogon City ay maglalakbay tayo ng halos 2 oras na biyahe o halos 70 kilometers para doon sa ating tunnel na pupuntahan ngayong araw na ito. At ang nasa aming tunnel nga ay matatagpuan dito sa may Santa Remedios Poblacion at ayon nga sa history ito ay na-establish noong 1901 na ginamit nga ng Japanese camp noong 1942. Para sa ating mga viewers at mga Kamidrain TV na hindi pa nakakapag-subscribe sa ating channel, ay pakiclick naman yung subscribe sa baba at papindot ng ating bell button para ma-notify kayo sa ating pang mga upcoming vlogs. Maraming salamat po. At ayon nga sa history, ang Japanese tunnel na ito ay ginawa noong pangalawang digmaang pandaigdig ng mga Pilipinong bihag para na rin maging hideout ng mga sundalong Hapon at taguan na rin ng mga gamit pandigma at mga personal belonging. So mga Kamindurahin TV, papasukan nga natin itong isang Japanese tunnel dito nga sa may Bulan, Sorsogon. Pasukin natin yung loob, tingnan natin kung anong itsura. Tara, magpapasama tayo dito sa isang guide at agarin. At ayon nga dun sa ating nakausap kanina, itong tunnel na ito, dito mayroong nagpaparamdam. May sumisitsit daw o tinatawag yung iyong pangalan, mapaaraw man o gabi. Malaki ang tunnel na ito at hindi rin naiiba sa mga tunnel nating napuntahan na. Napari-pariho silang itinayo ng mga sundalong Hapon sa pamamagitan ng mga bihag na Pilipino. Ay meron pa rin silang mga kakaibang kwento na hindi nawawala ang nakukuhang kayamanan. Pero sa tunnel na ito ay may kakaibang kwento tayong nalaman na medyo scary para sa atin. Kahit daw katanghaliang tapat, may tumatawag sa pangalan mo na dito mismo nagmumula sa tunnel na ito. Hindi siya ganun kahaba. Hindi siya. Yung mahaba talaga niya. Ito, bakit may hoka dito? Hindi ba ito yung parte ng penetration hand ng mga tao? O ano, kasi minsan meron din dito. Hindi no, sabi nga na yung hoka. Ah, yung hoka to? Sabi ko. Meron nga tayo makikita dito ng hoka. Paglabas dito, sa labas? Wala na po siya, labas. Labas na talaga po. Ano, dito tayo sa labas? Ito, putik. Ayon dun sa ating nakausap kanina, napakahaba ng tunnel na ito, lamang yung ibang parte ng tunnel ay natabunan na dahil sa katagalan. Ipaparinig ko sa inyo yung aming conversation ni Sir Arnel na siya ang tagapamahala sa lugar na ito. So papasukin natin itong kabilang bahagi ng tunnel. Doon ulit tayo lalabas sa ating pinanggalingan kanina. Malambot ang lupa. Parang
anytime, so parang pwede pa lang bumagsak to, no? Kaya nga, pag lumin doon. Kasi sobrang lambot na eh. Kahit kaya kamay ko, bumabaw na eh. Oh. At ayon nga dito sa ating kasamang guide na ito, mga Kamindurain TV, itong tunnel na ito ay hindi na ganun katibay. Dahil nilalagyan na nga lang ng simento sa loob para ma-prevent o mapigilan yung pagguho ng lupa. So mapapansin natin dito sa baba na patuloy yung bagsak ng lupa. Kaya dapat talaga ay masuportahan sa loob para hindi na tuluyang mawala ang historical tunnel na ito at hindi rin malubog kasama ng kasaysayan na nangyari sa lugar na ito. Kung mapapansin natin, mga Kamindurain TV, yung tunnel na pinagtayuan ng mga Hapon ay sa ilalim ng mga punong ito at merong ilog na katabi na halos umiikot dito sa mismong lugar. Sir, good morning. Kamindurain TV. Bali, ano po kayo dito? Bali, ako yung OICB. OIC na... Pero under po ito ng Department of Tourism. So ito po, private ba ito o public? Bali, yung swamp natin, yung lake is owned by the government. Mm-hmm. The existing areas, like yung itong ganitong areas, it merong nagmamayari. May private? Private. Ah. On the process pa po nito para maging certified owned by the government. Bali sir, may ilan na rin naman ako napuntahan tunnel. Tunnel ng Davao, tunnel ng La Union, tunnel ng Baguio. Meron siyang kanya-kanyang kwento. Opo. Anong kwento kaya ng tunnel? Itong tunnel na ito, nung sinakop tayo during the Second World War II ng Hapon, that was 1941. Uh-huh. So natapos tayong sakupin, 5 years tayong sinakop ng Hapon. Tagtapos 1945, tinulungan tayo ng United States or ng mga Amerikanong Pilipino, yes, para tayo mabawi sa pananakop ng Hapon. Pero yung gumawa po nitong tunnel, bali almost Filipino. Yung mga bihag. Nadumaan po sa sobrang paghihirap. Hmm. Pagkatapos sir, nung occupation na yun, di ba, umalis na nga yung nakuha na ng Amerika, natalo na ng Japanese. Kailan na-discovered yung namitanin dito? Na-discover siya noong, that was 2013. 2013? Opo, na i-rehab siya. At ito naman ay na-acknowledge ng National Heritage Tourism, yung NHTP natin, yung sa Manila. Nung ma-discovered siya, di ba may mga tunnel, kagaya dun sa tunnel ng Davao, may nakuhang kaya mga nandun. Dito naman sa Legazpi, may nakuhang mga bala, tsaka mong sa base sa inyong kaalaman at sa inyong naging narinig na rin, ano kaya yung nakuha dito sa tunnel na to? Narinig lang sa kwento, mm-hmm, pero actual wala po akong nakita. Pero sa mga kwento, maraming treasure din po. Pero may, wala namang specific na sinabi kung ano yung treasure na ito. Ah, may nakuha rin treasure dito sa tunnel na to? Pero wala namang sinabi specific na ginto or whatsoever. Pero usually talagang ang mga tunnel, ganun eh, no? Opo. Kasi yung mga Hapon pala, ang sistema nila, pag meron silang kayamanan ng iwan, nililibing na lang sa kung saan lugar, doon sila ipaitin. Mm-hmm. After nung World War II, wala. Ang pagka kinutkot mo ng kaunti, parang bumibigay na yun. Opo, ano? Kasi siya made of white egg siya, then an apog, yung inanganga. Mm. Yun ang ginamit nilang material. Ah, dito, so pero no, yung cyclone wire na yun, sir, since then, yun na yun. Mm. Na-preserve siya. Tapos, kaya mga matitibay po. Tapos minakita ko doon parang may bago na structure inumbrella na ginagawa. Inumbrella po siya, opo. Kampa, para tina, hindi siya bumagsak. Oh, okay. Entrance and exit yung pulot. Saan pa dyan? Saan pa dadaan kalahin dyan? Kalahilang hindi na po na ano yung ano kasi natabunan na. Ah, natabunan. Tapos marami na rin. Bali, yung dito ka entrance, ang pinakaan mo yung pulot. Ito yung parang main office nila na ginamit kasi may mga kwarto-kwarto dyan yung mga Hapon dyan, natabunan na din. Yung bangkal na po, itong mga trace na po ito, 100 years na po siya. Maari kasi ang laki ng ngalit. Saka yung bangkal na yun na sa gitna, nawawala ang dahon, mabubuhay ulit. Yun yung may treasure pa daw dyan. Kaya lang inkantado na siya. Wala naman kayo nararamdaman dito pag nandito kayo? Meron naman po. Ah, meron talaga? May tumatawag sa pangalan mo, may sumisiksik. Ah, pag nandito? Opo, kahit umaga tanghali.
kasi marami pong pinatay dito. Ibig sabihin sir, kahit tanghali, merong sumisitsit? Alin po. Sa gabi, meron po. Sa gabi, meron din. May naririnig silang parang iiyak. Oh, dito sa loob ng tunnel. So yun nga yung nalaman natin kay Sir Arnel ang tungkol nga dito sa story ng tunnel ng Bulan Sorsogon. Maraming salamat sir. Thank you very much sa information. Suma kami Durayan TV, napasok na nga natin itong Japanese tunnel dito nga sa Bulan Sorsogon. At nakita naman ninyo sa loob, may dalawang exit tayong nakita. Tapos kung mapapansin ninyo yung aking ginalaw kanina, natin masabi kung gaano pa katibay itong tunnel na ito. Dahil sa hanggang ngayon pa naman ay bukas pa rin, pwede pa rin pasukin. Pero yung tibay, hindi natin alam. Dahil nga napakalambot na nga nung ceiling. So mga kami Durayan TV, dito nga nagtatapos ang ating pag-explore dito sa Bulan Sorsogon ng Japanese Tunnel. Magandang araw, kung ito ay inyong nagustuhan, paki-like, paki-share at paki-subscribe na rin.